Oy, kumusta lakad mo? Natanggap ka ba ng sinaplayan mo? Uy, Kiko! Sorry. Dami ko lang talaga iniisip. Ulan ko. Santi na yan, no? Teka lang, ha? Ano ba meron dyan sa babae na yan? Ang dami na babali. Iba si Santina sa mga babaeng nakilala ko. Matapang siya, pero maawain. Pagmahal, prinsipyo. Basta maraming magandang katangian. Alam mo, walang epekto sa akin yung sinasabi mo eh. Alam mo kanino tatalab yan? Sa kanya lang. Eh, kung type mo, ba't di mo ligawan? Hindi naman ganun kadali yun. Ang dami pa niya hindi alam tungkol sa akin. Pinangungunahan mo naman agad eh, no? Eh, di ba sabi mo maunawain siya? Hindi mo subukan. Malay mo, matanggap ka niya. Tsaka yung mga sinasabi mo, sikreto-sikreto na yun. Tita Lisa, sana nandito po kayo ngayon. Papakilala ko po sana sa inyo si Ephraim. Sobrang bait po niya. Kalog, walang arte. Tsaka parang hindi po kami nagkahiwalay ng mahabang panahon. Sigurado po ako magugustuhan niyo po siya. Kaya lang, sana po nandito po siya ngayon. Ephraim? Ano pong tawag dun sa orange na nakabalot dun sa kwek-kwek? Ba't yung natanong? Wala lang. Gusto ko lang kasi lutuin kasi paborito to ni Ephraim. Kiko! Wait lang! Uy! Kiko! Uy, Kiko! Sandali lang! Uy! Anong problema? Gusto bang pag-usapan yung trabaho mo? Kailangan ka magsisimula? Yung sweldo mo? Salamat na lang sa atensyon mo. Kiko naman eh. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Ikaw yung problema ko. Dahil wala ka ng ibang bukang bibig kundi Ephraim. Ephraim, Ephraim, Ephraim. Puro na lang Ephraim. Magkasama tayo, Ephraim pa rin. Kiko naman eh. Natutuwa lang naman ako dun sa tao eh. Pwede naman kayong dalawang best friends ko, di ba? Pwede sana kung pareho yung trato mo sa amin eh. Kaso hindi. Simula na nagkaayos kayo ng Ephraim na yan, para ako na-demote sa buhay mo. O, alam ko naman eh, tangkap ko naman na mas lamang sa akin. E di kayo na. Magsama kayong dalawa. Magsama kayong Ephraim na yan. Kiko!